Mira, ven, mira. Corto. Hola, buenas tardes, mi amigo, mi amiga. Ayan guys, maglalakad kami, papunta kami sa bilihan ng mga damit. Dahil pinangako ko kay Mami Kuana na bibilang ko siya ng yung pambansang damit nila na dito. Ayan, magkikita kami ni Mami Kuana. Ayan guys, balik ako kay mamaya. So ayan guys, malapit na kami. Dito lang kasi may nabibiling damit para kay Mami Kuana. Yung sa mall na nabibili, hindi niya sinusuot yun. So ang gusto pa rin niya yung traditional na damit nila. So kaya sasamahan ko siya para bumili. Mamili siya kung ano gusto niya. Ayan guys, dito na kami. Gusto kong bilang talaga si Mami Kuana ng damit dahil nakita niyo naman yung damit niya na dati, yan pa rin suot niya. So ganyan yung mga damit na panlokal. So ang mga damit nila makukulay. Yan, pinapipili ko siya. Si Balemera. So nakakatuwa yung damit nila. Colorful. So ayan, nakakita na si Mami Kuana. Mira, mami. Si muy corto. No sé, pero como tú quieres, no hay problema. Corto, sí. Es gusta largo. Ella gusta largo, ¿no? Mira, ven, mira. Corto. Ayaw niya ng maikse, gusto niya mahaba. Ayaw daw niya ng maikse. Tapos sabi ni Belgium, ito daw. Natawa siya sa anak na lang daw niya. Mama, ¿Ve mirar? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. ¿Seguro? Sí. Ah, gusto daw niya to. Sí, vale como... ¿Te gusta, no? Sí, vale. Ahí ya, ¿no? ¿No pide 10,000? Sí, para mi mamá. Sí. Si Mami Kuana tumatawad. Esto tela muy bien, no? Ah, maganda rin kasi tela kaya medyo mahal-mahal siya. Esto mas mejor. Ah, mas maganda raw yung isa kasing tela kaya yun ang gusto niya. ¿Esto está bien para ti? Sí, está bien para ti. Ah, vale. So, ayan, nakapili na si Mami Kuana. Gusto daw niya yun. Kasi maganda raw yung quality ng tela. Kesa daw yung mga ganito. Ayan. Nakakatawa. Tumatawad siya. Sabi ko, huwag ka nang tumawad, ako naman magbabayad. Kasi alang siyang damit. Yan lang ata ang damit niya.
kadalasan yung mga ayan, yung mga tela. Ayan yung mga tela nila. Iba-iba pa lang ano. Iba-ibang kulay, tapos mas makulay sa kanila, mas maganda. Vale, amigo, gracias. Vale, hasta luego. Merci. Merci beaucoup. Ayan. Sabi ko kay Mami Kuana, sa susunod kapag gumain kami sa labas, ot niya yun. Kasi napapansin ko, pag pumupunta siya sa amin, yung damit na yan, guys, yan pa rin yung sinusuot niya. So, bali, sinitingnan ko madalas, parang tatlo, apat na damit lang meron siya. Ayan. Pwede di bali, may sapa mo. So, alam na alam ni Mami Kuana yung mga suot-suotan ng palengke na to. Ang sabi ko kay Mami Kuana, mag-taxi na kami. Ayaw niya mag-taxi. Ang sabi niya sa akin, maglalakad lang daw kami. Mas masarap daw maglakad kasi papawisan kami. So ayan guys, so katapos na namin bumili ng damit ni Kuana. Sabi ko maglakad-lakad muna kami sa Paseo Maritimo. Malapit sa dagat. Sabi niya wala naman daw siyang gagawin, kaya okay lang. Hindi masyadong mainit, kaya masarap maglakad-lakad. Tuwang-tuwa si Mami Kuana. First time daw niyang bumili ng mga damit na ganun, yung magandang quality. Usually daw ang binibili niya yung mura lang. Ayan, sa susunod dito ko ililibre si Mami Kuana. Mas maganda rin kumain diyan kasi yan nga umiikot yung ano. Kita yung buong lugar dito sa pinakagitna na yan. Masarap din kumain diyan, mga local food din. So, ayan guys. Pauwi na rin kami. Medyo napagod. Wala kasing ano, magawa sa bahay din dahil tatlong araw kaming walang pasok ngayon. So kahit walang pasok, wala rin masyadong tao. Ayan o. Diba kung sa atin, sa Pilipinas yan na holiday, punong-puno yung park. Pero dito wala. Dahil din siguro sa ano, sa memo. Ang sabi kasi bawal na magtipon-tipon. Pero kasi ngayon ang gandang maglakad. Kasi mahangin. Nakakainip sa bahay. So ayan guys, ito kami sa bahay. Napagod sa paglalakad. So pahinga muna kami. Mamaya uli. Ngayon guys, nagigising ko lang at napagod ako. Napagod ako sa paglalakad namin nila Mami Kuana at saka nila Beljun. Kaya pag uwi ko, natulog agad ako. Tapos, ayan. Kain tayo. Doritos.
Ito, masarap to. Salsa dip cheese. Cheese dip. Lugong ko kung meron sa ano nito. Meron sa Pinas ito? Ha, hindi namin alam. Sarap. Kain tayo. So yan, nilubayan ko yung pagkain ng sikirya. Baka maubos ko na naman. Kaya ginawa ko, kesa kumain ng sikirya, kumain na ako ng hapunan, gulay. Gulay na naman, ayan o. Isang araw, di ba, meron kaming libreng gulay galing sa supermarket. Ngayon, may libre na naman. Kaya minsan, madalas pala, nakakalibre kami ng pagkain. Alaw niya, ayan. Cauliflower na naman. Tsaka, ano to? Repolyo. So yun guys, maraming salamat pala sa mga nagko-comment sa video ko. Kasi kahit ako natututo sa mga comments nyo, kaya binabasa ko talaga yung kahit na umabot ng 2 oras kung binabasa yun, araw-araw. Pero marami ko natututunan kasi minsan kinukorek nyo ako, minsan nagbigay ko ng suggestions. So gustong gusto ko yun. So minsan sasabihin nila yung may mga bagay na hindi ako alam. Yan. Nakita ko sa comment box na. Kaya pagising ko pa lang sa umaga, binabasa ko na agad yung ano. Kasi advance kayo, advance yung Pilipinas ng 7 hours. Kaya pagising ko, dami ng ano, nagko-comment. Tapos sinecheck ko kung ano yung kung meron ako ano yung mga sinasabi sa akin o sa vlog ko. Kasi minsan hindi kagaya niyan yung may nag-comment sa video ko na isang araw, bakit daw si Mami Kuana naghuhugas ng mop sa sink na namin sa may labab, sa may kusina. Actually, nasasabihan namin siya kasi iba talaga yung mga Aprikano. Kahit pa ulit-ulit mong sabihan, minsan nakakalimutan nila. So, syempre, ayaw naman natin na ma-open. Ayaw natin na mapahiya. So, inuulit na lang namin na Mami Kuana, huwag ka dyan maghugas ng mop. Pwede ka namang maghugas sa banyo, yun. Pero yun nga, kahit pa ulit-ulit, hindi niya nakukuha minsan. Nauna siya dito sa amin, bago lang ako dito. So, hindi ko alam ng way yung paglalaba niya. So, umabot na ng 2 months o 3 months, saka ako nalaman ako paano siya maglaba. Kaya nagkataka kasi ako yung popcorn na nilalagay sa damit, sinasama niya sa sabon. So tataka ako bakit walang amoy yung ano namin, yung damit. Tapos isang araw umuwi ako nang maaga, tapos chinek ko, Mami Kuana, bakit walang amoy yung damit namin, kahit sabon wala. Meron naman kami binibili na popcorn. Tapos, hindi naman ako, ano nun, sabi ko kay Mami Kuana, paano ba ikaw maglaba ng damit? Tapos, nakita ko yung paglalaba niya. Yung brief, pantalon, lahat, sama-sama, naiikutan niya yun. Tapos, nakita ko, sabi ko, Mami Kuana, hindi ganyan tamang way ng paglalaba. Sa amin, sa bansa namin, ang tamang paraan ng paglalaba, ihiwalay mo muna yung decolor sa puti. Sabi ko sa kanya, tapos unahin mo muna ako yung mga puti. Sabi ko sa kanya ganon. Yun, nagulat talaga ako kasi hindi niya talaga, iba talaga lahat, pantalon. Nakita ko na lang na yung pantalon at saka yung medyas, saka yung brief magsasama-sama. Tapos mayroong pampunda, punda ng unan. Kaya sabi ko, Mami Kuana, yun, tinuruan namin. Actually guys, yung mga Aprikana, hindi talaga sila maalam sa trabaho na natuto na lang sila kasi yun ang yung gusto namin na way na paglilinis, paglalaba,
Ayan, pati pamamalansya. Pero hanggang ngayon, yung sa pamamalansya, sobrang lakas yung ano niya, yung init sa plancha. So pag namalansya siya, makikita nyo, mukha ano, umuusok-usok pa. Kaya yung damit namin dito, sa totoo lang, ilang buwan lang luma na. Kasi malakas siya magplancha. So kahit sabihin naman namin, minsan hindi niya nakukuha. Pero yun nga, ang sabi nga ng mga kasama ko, kung ayaw niyo magpalaba, kung ayaw niyo masira yung damit niyo, huwag na lang magpalaba. Kaya minsan, hindi talaga kami nagpapalaba tsaka nagpaplancha kay Mami Kuana. Ginagawa na lang namin, siya na lang magsasampay. Yun. Pero sabi, nakakahiya naman kay Mami Kuana kung sasabihin namin na direkta na ganun dapat. Pero sa maganda namang ano, maganda namang salita. Kaya kung tagal-tagal natutunan siya. Pero mayroon siyang mga bagay na ginagawa na gusto naman namin. Gaya ng pagluluto ng bigas ng kanin. May mga kanin na niluluto niya, depende daw sa bigas, dapat may konti ang tubig, madami ang tubig. Kaya yun, yung perfect niya talaga yun, yung pagluluto ng bigas. Kaya, nakakatuwa dahil natututo kami sa kanya, natututo siya sa amin. Yun.